Hi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome na muli sa aming YouTube channel. Hi po sa lahat, sa ngayon gusto lang po namin ikwento sa inyo ang aming experience pagpunta namin sa Barangay Comelec para magpalit ng status ang asawa kong si Nix at sa aking pag-transfer ng registration. Going barangay hall po kami mag-asawa nito para magpalit ng status sa aming registration. I think nasa 30 to 45 minutes po bago kami makarating sa aming pupuntahan. Siya nga po pala. Para po sa inyong kaalaman ay nagnanarita na po ako nito sa inyo. Hindi po kasi maganda ang sound recording namin kaya ikikwento ko na lang po sa inyo kung ano yung aming na-experience sa aming lakad na ito. Advance info ko na rin po sa inyo sa lahat ng gustong magpalit ng status na dati sila ay single pa lang, ngayon ay marriage na. Meron pong requirements ang Comelec kung ano po ang dapat nating dalhin. Una, valid ID, and then pangalawa, marriage contract, katunayan na kayo ay kasal na. Patungkol naman po sa lahat ng gustong mag-transfer, ang requirements ng Comelec ay valid ID na ang nakalagay na address ay doon sa lugar na kung saan ka mag-transfer din. Pangalawa, yung katunayan na ikaw ay nakatira doon sa lugar ng mahigit isang taon at 6 na buwan bago mag-eleksyon. At patungkol naman sa lahat ng mga baguhan, birth certificate at valid ID po ang kailangan. And then, pagdating namin sa barangay hall ay medyo mahaba na po ang pila kaya dahil dyan ay makikipila na din tayo. Yan, malapit na tayo sa pinto. Kunting hakbang na lang at nasa information desk na tayo. Ngayon, heto, kaharap na po natin ang staff ng Comelec pero ang nangyari, at ito ang masaklap kasi pagkatapos ng mahaba at matagal na pag-antay sa pagpila, hindi rin pala ako makapag-transfer at makapagpalit ng status ang asawa ko. Dahil ang sistema, ako lang daw ang pwedeng maiprocess at yung asawa ko ay kailangan pumunta ng munisipyo para doon maiprocess yung kanyang pag-update sa kanyang registration. Dahil dyan, kailangan namin pumunta ng munisipyo at ako rin kailangan sumabay sa kanya. Yan po, andito na po tayo sa munisipyo. Antabayanan nyo na lamang po kung ano po yung aming gagawin sa pag-update ng aming status sa Comelec. Okay, ayan, natapos na po namin pilapad yung mga form para sa pag-update ng aming rehistro. Ito po yung ibibigay sa inyo bago kayo umuwi, katunayan na na-update na kayo sa inyong rehistro.